Yeah, we've got exactly 10 o'clock sa ating mga orasan. Binabati ko ng maligayang pakikinig at magandang gabi ang lahat po ng mga nakikinig sa atin sa ibayong dagat na kanina pa tayo naantay. Oo. May kwento na naman ako bakit ako hindi on time ngayon. Oo, mga panggan. Pero mamaya niya, bibitinin ko muna kayo. Ha? Oo. Kasi nyo naman marinig, kwento ko bakit. Bakit ngayon lang ako. Merong magandang paliwanag, pero sa bagay dapat tiniis ko na lang eh. No? Oo, dapat, no? Hindi mga pangga, parang 45 minutes ako nag-antay para makaligo sa gym. Ang dami, oo, ang dami. Kasi, alam nyo, naku, talaga, equality kami ka dun eh. Tatlo yung liguan, no? Dalawa dun unisex, isang pang female. Bawal maligo sa female. Yung unisex, ginamit din ng mga female. Yung female, bakante na siya ng 30 minutes, di ako makaligo kasi pang female lang siya. Ayoko namang paglabag ko, matitigan ako ng masakit ng mga female. Diba? Kaya, nako talaga. At least nakaligo, di ba? Mabang mapapan nyo ngayon, ha? Huwag nyo kayo naano dyan. Mabango ako ngayon. Bagay lagi na. Hello po, good evening sa inyo lahat mga panggap. Luzon, Visayas, and Mindanao. Maligayang gabi po ng Webes ating lahat. Kapitong araw ng July. Julio, diba? Kapatid ni Julia. Kambal pala sila, diba? Julio ay kambal ni Julia. Maligayang bati po sa lahat ng mga may pangalan na nakabis sa mga apelido. Diba? Julio, Julia. Na Enero. May wala yatang pangalang Enero, no? Agosto meron, Agosto, 'di ba? Oo. May January akong kilala, February, wala akong kilalang February pangalan. March wala akong kilala. May meron, April may pangalan ganyan. June meron, July meron. August medyo meron. August, September, wala akong kilalang September pangalan. October, wala rin. November, lalong walang November. Oh. Hello po sa mga taong may pangalan nakalagay sa kalendaryo. Ba, pangalan mo ay Monday. Diba? Tuesday meron. Diba? Tuesday Vargas. No? Oh. Wednesday. Wala akong kilalang Wednesday. May kilala ba kay pangalan Friday? Meron ba? Ako wala akong kilalang pangalan Friday. Oo. Oh. Sino makakapansin ko ano nagbago sa akin ngayong gabi? Meron eh. Hindi nyo makita kung ano nagbago sa tsura ko ngayong gabi. May nagbago sa tsura ko. Kung hindi nyo nakikita, mahina kayo. Ano na? Ano sabi ni The Boy? Ano? Nag-ahit ako? Wala. Hindi yan. Normal naman. Sige nga, sa live natin, ano nagbago sa mukha ni Papa Jackson? Sa mga nanonood ng live natin, may nagbago ngayon. No? Pinadala ko nga yung selfie ko sa anak ko eh. Hindi niya nahulaan. Sabi niya, usang ka. Sabi niya, lo. Hindi mo nakita ko na nagbago. Nagdagdag ako ng mata. Sabi niya, may buhok. Ano meron sa buhok ko? Ha? Wala na yung puti sa harapan. Nagpakulay ako mga pangga blue-black. Nagpakulay ako ng buhok ngayong gabi. Oh, kanina, oh. Kaya actually, mga pangga, kaya ko naman bumasok ng nag-gym tapos hindi na naligo sa bahay na lang pag-umama kasi okay na, fresh naman ako. Eh. Kaya lang kailangan ko liguan yung buhok ko dahil bagong kulay. Kaya inantay ko talaga yung ano. Nagpakulay ako. Oo. Ang kulay ko ay blue-black. Nalungkot nga ako yun na nagpakulay ako kanina, mga pangga. Alam mo, bittersweet. Tinawagan ko nga si Richard kanina. Sabi ko, Brad, sabi ko, nalulungkot ako. Nalulungkot ako na na-exit kasi nakulayan yung buhok ko. Pero nalulungkot ako. Kasi nagbayad ako ng salon. Oo nga eh, sabi niya. Dati tayo may salon, Brad eh. Diba? There was a time ang buhok ko blue. There was a time ang buhok ko silver. There was a time ang buhok ko ano, gold. There was a time ang buhok ko ay puti. No? Yun lang. So yan, wala lang. I've been meaning to have my hair dyed several days na, no.
Dapat nga kami ni Gandang Kara, kaya lang hindi naman siya makasama dahil naka-era siya ng hapon. So nga. Wala naman, black naman yung buhok ko. Black lang din pinakulay ko. Tinanggal ko lang yung white hair sa harapan ko. So alam niyo yan, di ba? Pag meron akong malaking tumpok ng puting buhok sa harapan, di ba? Pag meron akong malaking tumpok ng puting buhok sa harapan, ano yan? Yan ay, ano ko yan? Stress yan. Pag konti yung tumpok ng puting buhok sa harapan ko, konti problema ko. Pag malaking tumpok ng puting buhok sa harapan ko, marami akong problema. Kaya tingnan niyo yung live ko kagabi. Ang kapal na ng puting buhok. Ewan ko ba? Ewan. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Mandako ng Kapuluan. Hello po sa inyo lahat. Kamusta? Sana'y okay inyong mga buhay-buhay. Bahala kayo dyan. Kamusta kayo? Good evening po sa inyo lahat. O, kamusta kayo? Si RJ ng Cavite na sa kabilang line. Magbibigay lang ng follow-up sa napag-usapan namin last. Ah, talaga ba? O, si RJ. Usapin natin. No? Malamang kaya tumawag sa nabihan ko to. O, tawagan mo ako ha. Ganyan. Ano kayang kwento niyan? Maaalala ko pa ba? O, nakakalimutin ako eh. Hello? Hello po. Naka-loudspeaker ka? Hindi po. Naka-headset? Opo. Ah, wag ka mag-headset. Ayan na po. Na, ano ka, naka-loudspeaker? Hindi? Hindi na po. Ayan. O, sige, dikit mo sa labi mo yung telepono. RJ, kaya tumawag ka sa akin ng March 7. March 7 po. Naalala mo? Alam ko lang po, March, hindi ko matandaan yung... Oh, March 7, na. Ikaw yung pang 1, 2, 3, pang 4 na caller ko after ni Hannah. Kompleto kami ng record dito, kaya... Anyways, anong trabaho ni... Hindi kita maaalala unless magkwento ko ulit sa akin, ha? Anong trabaho ni RJ? Butigero po. Butigero. Ano kayong kwento mo ulit, Pabs? Kami po yung ano, mag-nobya na nagtagpo ulit after ilang years. Huh? Tapos kami yung sinasabi mo, you know, yung binigyan mo ng theme song na your song. Yan mo, ang dami ko kasi talaga. Sabi mo yung theme, kasi sabi mo yung theme song namin, malamang naialay na sa iba. Nalala na kita yung binasag kita nun eh. Opo. Oo. Sabi ko kasi, hindi mo pa naialay sa iba yan. Nakanta mo lang sa iba yan, sabi ko, di ba? Ah. Alam mo, pasensya ka na, minsan basag trip din ako. Oh, kamusta ka na ngayon? Patay mo muna yung electric fan. Di ka ba giniginom? Mayayang ba kayo? Ha, wala na ako electric fan. Ah, ano yun? Hininga mo lang yun? Lakas naman ako. Lakas naman ilong mo. Kasya kami. Pinakay ko na yung electric fan kasi sabi kanina maingay daw. Maingay nga. O sige. Ba't mo ka tinawagan ngayong gabi? Siya, si yung kasing girlfriend ko yung gustong tumawag kaso di ba nasa abroad siya. Hmm. Gusto rin niya mag-share. Hindi siya makatawag. Hindi siya matatawagan. Kaya ako yung inano niya na tumawag. Bakit daw pinapatawag niya? Anong trip niya? Gusto lang yung ano, mag-share kasi marami kami pinagdadaanan ngayon. Paano yan? Ikaw kausap ko, hindi naman siya. Nakikinig naman siya. Hindi, kung problema niya to, paano mo ikukwento to? Problema niya to. Nakikinig siya ngayon sa ano, online. Online. Anong bansa ba siya ngayon? Hong Kong. Uy, nagka-signal number 8 daw dun ah. Oh, last week. Oo, kamusta naman sila dun? Okay naman siya? Okay naman siya. Bumagyo no. Nag-aalangan siya mapauwi. Bakit? Kasi nagkaroon siya ng ano sa thyroid. Thyroid sa lamunan? Opo. Connected sa puso yan, di ba? Opo. Ano pa no? May findings? Opo, may findings kasi lumalaki yung lalamunan niya. Parang goiter? Ganun? Opo, namamaga siya. Naku. Ay, parang lumalaki siya tapos napansin ng amo niya. Pina-check up tapos, siya? Pina-check up siya. Oo. Ngayon, sabi sa kanya parang mayroong solid mass sa loob. May laman na lumalaki. Tapos, sa 50-50 chance daw na cancer siya. Yeah, huwag mo natin mag-conclude. Oh. Dapat Pero, inaantay pa namin yung magiging biopsy niya.
Ayun, biopsy. Naka-schedule na rin siya sa biopsy. Doon rin sa Hong Kong? Opo. Pero inaantay na lang namin yung result ng biopsy ko kahit anong lumabas. Sabi ko sa kanya, umuwi na lang siya. Ayan. There's no place like home pa rin naman, di ba? Kasi, siyempre, sino ba naman yung ayaw na umuwi siya, di ba? Kaya alam, parang bigat din sa loob na umuwi siya lang dahil nagkasakit na siya. Hindi, eh, kung ganun, kung basta yun ano doon, bottom line. Pag may karamdaman siya, hindi mo pwedeng walang mag-alaga sa kanya. Kailangan niya umuwi. Sabi ko sa kanya, umuwi na siya para dito na lang namin. Pagtulungan niyo na lang dito, parang ganun. Kapag patingin siya. Mm-hmm. Kasi nagbasa-basa din kami. Mm-hmm. Tanong-tanong, sabi, mababa naman daw ang fatality sa ganyang sakit. At least medyo nakakagaan ng pakiramdam yun, di ba? Mm-hmm. Kasi sabi niya kanina, tawag nga tayo ng Papa Jackson. Sabi ko, hindi ikaw tumawag. Hindi ako matatawagan. Ikaw tumawag, sabi ko. Anong work niya ba doon sa Hong Kong? Domestic helper. Mabigat pa naman, physical pa naman yung trabaho. Marami mga Pinoy dyan na ano, nag-work sa Hong Kong at saka hindi madaling trabaho yung trabaho nila, di ba? Opo. Minsan, siyempre, hindi ko na rin siya masagot. Kung ano yung mga tanong, hindi ko na rin masagot. Ano yung mga tanong niya na hindi yung masagot? Bakit na ganito yung nangyayari? Parang pinipilit naman natin maging maayos, pero sunod-sunod yung ano, pagsubok, pagproblema. Gusto mo ba magmensahe sa kanya? Yun nga, yung gusto niya yung palakasin mo yung loob niya. Ikaw yung magbigay ng, yung gusto niya kasi yung ikaw yung marinig niya. Na ano, kasi pag ano talaga nakikinig siya kahit yung mga ano, yung mga recorded niyo na na ano, na episode sa YouTube, pinakikinggan niya talaga. Aba, nagtatrabaho siya. Oh, thank you, Kamo. Anyways, kung nakikinig siya ngayon, kahit anong sabi, alam mo, napaka-practical ko kasi magpayo, ano, at magbigay ng mensahe, no? Kahit anong gawin ko dito, ang ending niyan, kailangan niyang gumaling. Tama? Opo. Oh, yun yun eh. Kahit anong sabihin ko dito, di ba, hepe, no? Oo. Kahit na kumain ako ng hilaw na itlog dito at mag-alay ng ano, pink na manok, o di kaya ng batik na baboy, hindi, totoo, yun ang bottom line nito, hepe. Kailangan niyang gumaling, no? At kung ang kahulugan ng pag-i-stay niya sa Hong Kong ay lalala ang kanyang karamdaman, kailangan niya umuwi sa Pilipinas. Yun yun ang bottom line. Tama, mali? Opo. Oo. Ang bottom line ay kailangan niyang gumaling. At kung ang paggaling niya, ang nangangahulugan na kailangan niya umuwi, kailangan niya umuwi. Tsaka na maghanap buhay kapag gumaling na. Yun naman dito ang sinabi ko nga sa kanya. In the meantime, huwag kayo magpanik hanggat walang conclusive finding. Kasi iba kasi nagpapanik eh, wala naman, di ba? Kasi sinabi ng doktor sa inyo na baka cancer. Sabi niya baka. Ikaw nagsabi nito, ha? Di ba, kumbaga, merong risk of ano, of acquiring the ano, yung cancer cell ay iba sa merong ka ng cancer. Mamaya, minsan kasi pag kakaisip, bababa immune system natin, baka lalo kang magkaroon. So, kumbaga, doon lang tayo sa kung ano meron ngayon. Meron siyang mas sa leeg, may laman, kailangan ipagamot, antayin natin yung resulta. Kung yung resulta ay kailangan dito sa Pilipinas manggaling, umuwi na siya kamo. Ito sinasabi ko sa mga OFW natin, mag-ipon kayo, magtabi kayo ng para sa mga sarili ninyo. Diba? Tama ba? Kasi minsan kapag OFW, pinapadala lahat. No, itabi nyo yung 30 to 40%, pera nyo yan, ipon nyo yan. Gusto nyo kumain ng masarap, linggo-linggo, kumain kayo ng masarap. Gusto nyo bumili ng gadget ninyo, sa 30 to 40% ang tinabi ninyo, bumili kayo ng gamit ninyo. Enjoy nyo yung pera na yan. No? Kung ang dahilan kung bakit kayo nag-abroad, magpadala sa kamag-anak, hanggang 60% lang ipapadala nyo. Yung 30 to 40% inyo yan. The first person na kailangan bayaran kapag naghanap buhay ka ay sarili mo. Uulitin ko, ang unang tao, the first person to be compensated when you get your salary is you. Diba? Tama, diba? Tanong ko siya ba, may nakapag-ipon ba? Meron
meron naman pong konti. Ha? Meron, meron? Konti. Meron naman. Oh, at least, kahit, at least kahit pa paano, di ba? Proseso po kasi kami ng bahay namin na kinukuha sa pag-ibig. Kaya mo na, at least kahit paano merong matabi, di ba? Opo. Oo, kaysa wala at all. Eh, sabi ko nga sa kanya, kung ano yung kalalabasan niya, ano mo na lumabas niya, umuwi ka na lang, patingnan, ipagamot na lang muna natin dito yan. Oh, yun talaga. Basta ulitin ko, ang bottom line dito, kailangan niyang gumaling. Period yun. If it meant na pag ang paggaling niya ay mas magandang ospital doon, kung may paraan, doon siya. Diba? Kung walang mag-aasikaso sa kanya doon, kasi syempre, hindi naman taga doon siya, umuwi siya dito. Kailangan niyang gumaling. Kasi nga po, sinabihan na siya nung... Kasi di ba bawal siyang i-terminate dahil may sakit siya. So, sinabihan na siya nung employer niya na magbakasyon ka na lang muna. Hindi, paraan na lang yun. Tama. Kung pag nasabi mo sa kanya, parang nakahanap na sila ng paraan, ng exit para mapauwi ka. Kasi pag umuwi ka, magbakasyon ka, hindi naman natin alam kung hanggang kailan ka magki-treatment eh. Siguro talagang gano'n na lang na antayin na lang natin yung resulta ng biopsy. O ano man ang kalabasan yan, dahil may nakita dyan, ano man yan o ano pa man, eh, malay mo, pag umuwi siya dito, magnegosyo kayo, doon pa kayo mama. You'll never know eh, buhay yan eh. Kaya nga po. Di ba? You'll never know eh. Di ba? Kaya lang, hindi ko rin mayalis sa kanya na nade-depress siya. Oh, normal yun, pag may karamdaman. Normal yun, kasi no? Kaya ka na andyan para palakasin ang loob niya. Kaya nga talaga, kanina nung kinaano niya ako na tumawag tayo ulit kay Papa Jackson. O sige, magmensahe ka sa kanya ngayon. Para mabusit siya. Diyos, joke lang ako naman. Ikaw yung kanyang best enemy tsaka best friend, di ba? Oh. Tama, di ba? Lagi niya akong kaaway, pero ako pa rin yung lagi niya kakampi. Ikaw yung frenemy niya, frenemy. Oh, game. Ano mensahe mo sa kanya? Anong tawagan ninyo? Han. Honey, my love! So, lala. Ganyan-ganyan yung nakaraang tawag namin, ah. Okay, anong tawag niya? Anong pangalan niya? Ana. Ana. Honey, ito na. Tumawag na naman tayo, Papa Jackson. Gusto mo na naman kasi marinig yung nasabihin niya sa atin. Kagaya nga na sinasabi ko sa'yo, sabi nga ni Papa Jackson, ang bottom line ng problema natin ngayon ay yung kagalingan mo. Gumaling ka at maging maayos ka. Saka na natin isipin yung hanap buhay, saka na natin isipin yung bahay, yung ano. Importante mo na eh, maging maayos yung pakiramdam mo, yung kalagayan mo. Alam ko maraming tanong kung bakit ganyan, bakit ganito. Hindi man natin alam na yung sagot, hindi man natin alam yung dahilan. Pero isa lang na sigurado, tumating to nang magkasama tayo, lalabasan pa rin natin na magkakasama pa rin tayo. Hindi dahil sa may problema tayo, kailangan magkahiwa-hiwalay, magpatak-patak. Mas lalo natin kapitan ang bawat isa. Tandaan mo kahit anong maklare. Ako pa rin yung pinaka lagi mo pagkakiwalaan. Ako pa rin yung kakampi mo sa lahat. At hindi magbabago yun. Ang galing mo muna sa mga isipan mo kung ano mga isipin pa. Lalang importante ngayon yung maging maayos ang kalagayan. Ingatan mo yung sarili mo lagi dyan hanggang na makauwi ka. Love you. Okay na po, Papa Jackson. Naku, nag-comment siya sa live. Nag-comment po talaga. Nag-comment siya sa live. Gusto mong basahin kayong comment niya? Sabi niya sa live, thank you po, PPJ. Hanap ka ng giraffe. Wala.
Ayan. Hindi ko alam kung bakit hanap ng giraffe. Sabi niya, oh, ayan o. Oh. Ayan, nag-comment siya o. Oh. Thank you, PPJ. God bless. Hanap ka, giraffe. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit pinapahanap kanya ng giraffe. Ewan ko lang, ha. Ayan, nag-comment siya. Ah, nag-comment din siya ng ano, ng emoticon na umiiyak. Oh, tapos magkadugtong na ano, emoticon ng giraffe. Oh, tinan mo, ang galing. Ewan ko. Hindi ko... Ewan, ano ba yung giraffe? Ano ba yung giraffe sa inyo? Ewan ko po sa inyo. Kung ano na tunay. Ewan ko sa inyo. Ewan kayo, bahala. Hepe, ano yung giraffe? Bakit giraffe? Hindi ko alam eh. Sabi sabi niya, oh, ayan, oh. Oh, sabi niya, RJ Han, thank you, love you. Hanap ka, giraffe. Ayan na naman, giraffe, oh. Ewan ko. Hindi ko alam. Bakit ba giraffe? Ang giraffe. Hindi nyo kaya. Nakakita kayo ng DJ na walang yana ba? Walang yana si Raulo baka umisa. Sabi ni Josa, nakakainis yung malungkot na emote ka, tapos matatawa ka pa. Oh, hindi nyo kaya, di ba? Dito lang, dito sa programa natin yan, di ba? Kalaan mo, nagmimensahe si RJ, may naghahanap ng giraffe. Hindi ko alam, bakit? Bakit? Yun. Ha? Siguro yun po talaga yung kailangan namin ngayon, yung makatawa lang. Oo. Tama yun. Hindi, ano nga yung giraffe? Hindi ko po alam sa kanya. Ayan, nag-comment siya. Di ba si Anan Lavorian? Opo. Ayan, nag-comment siya. Ayan. Hindi ko kinakaya ang emotion, PPJ. Ha, ha. Please find me a giraffe. Ayan, oh. hindi ko alam. Oh, RJ. Opo. Oh, aminin mo. Masaya dito, di ba? Opo. Okay, nakita mo ba yung ano? Yung saya dito, di ba? Imagine mo may giraffe. Pag gusto niya na talaga umuwi, gusto niya na makita sa Manila Zoo. Hindi, joke lang. Wala siyang sinabing giraffe. Ako lang. Pinapatawa lang kita. Oo. Pinapatawa lang kita, di ba? Eh, talagang pinagbigyan ko lang po siya yung gusto niya talagang, ano eh. Gusto niya talagang para naging, ano, niya makatawag sa inyo. Sabihin mo, po siya talagang patatawagin mo, namin siya. Ang galing niyo po, gumanong ka kasi nakakatawa talaga ako. Ako lang. O, tira mo si Vance, nakuha niya yung joke, oh. Kasi hihiram tayo ng leg sa giraffe. Para ayun pala yun. Yun, o. Oh. Kaya sabi ko giraffe, o. Oh. Di ba kasi may isakit, oh. Makasakali. Yan yung mga joke, di kailangan paliwanag. Bahala kang mag-isip. Parang sumakit sa ulo, ah. Hello po sa mga... Hello. Uy, ayan, ha. Mula ngayon, Hepe, mula ngayon, pausuhin nyo na yan, ha. Pag may kamag-anak kayo na problema, kahit anong problema, uy, mare, wala pang pa-enroll yung inaanak mo sa next sem. Ganon, ha. May kilala ka ba? May alam ka bang racket? O, reply nyo lang, hanap ka, giraffe. lahat ng problema. Hepe, lahat ng problema, yan na ang solusyon mo lang ngayon, di ba? O, giraffe. O, di ba? Di ba, Hepe, nasira yung speaker natin? Hepe, di ba nasira yung speaker natin? Oh, yan, hanap ka rin, giraffe. sabi ni May Apego dito, sabi siguro ng giraffe, ako na naman ngayon trip ninyo, ha?
Wala. Ako lang kaya mag-joke ng ganito. Yung walang kwenta pero tawan-tawan. Wala namang kwenta yung... Aminin mo, napatawa ko si Ana, di ba? Opo, masaya siya. Papa Jackson, pa-request kami ng theme song na binigay mo. Ano yan? Yung Your Song. Gusto mo ng Your Song? Hanap din ako, Giraffe. Hanap ka, Giraffe! Hindi ko alam! Saan galing yung giraffe? Ha? Kaya mo, Ana, kung nakikinig ka ngayon, nanonood ka yata, di ba? Huwag kang magala. Gagaling ka din. Hanap ka ng giraffe. Sabi ni Vance, gutom ka po. Actually, kumain kami ni Gandang. Date kami ni Gandang Kara kanina, mga panggano. Sinundo ko siya sa kanila kanina. Nag-date kami. Kasama namin mami niya tsaka si Jella. Oh. Kumain lang kami naman. Date lang tawag ko, pero kumain lang kami. Kanina pa yun, ha? Oh. Pero kumain. Medyo, di ko lang kung gutom ako, pero pag-uwi ko lang ng bahay. Oh. Pero yun lang, no? Yun talaga yung giraffe talaga. Sige, hi. Maligayang bati po sa mga nabusit sa akin. Hello po sa mga nag-unfollow sa Energy FM. Ha? Grabe kayo, makatagbo kayo ng isang pangit na joke, nag-unfollow kayo dito, ha? Ugali ninyo, ha? Okay. Hindi, ano, pasensya ka na, RJ. Pinapatawa lang kita. Okay lang po. Oh, alam mo naman ako, di ba? Pinapatawa lang kita. Opo. Oo. Eh, pinapatawa lang kita, tsaka pinapagaan ko lang yung usap. Kasi wala naman akong pwedeng gawin. Ang bottom line naman, kailangan gumaling siya, di ba? At kayo naman nakakaalam kung paano siya gagaling dito ba o doon. Di ba? Pero, bago tayo dumating sa punto na yon, alamin muna natin, ano ba talaga sakit niya? Baka mama niya, kulani lang na malaki yan. You'll never know eh. Di ba? Kaya nga po. O di kaya, papunta na siyang giraffe. Hindi ko alam. Anyways, Ana, kung nakikinig ka, magpagaling ka, ang bottom line dito, huwag kayo magalala, madaling puntahan ng Hong Kong. Diba? Lapit ng Hong Kong. Kung dito ang kagalingan mo sa Pilipinas, umuwi ka dito. Diba? Umuwi ka dito, magpagaling ka. Kung pagdating dito sa Pilipinas, magnegosyo kayo ni RJ, baka mamaya mas kumita pa kayo. Kung hindi, diba? E di, bumalik ka ng Hong Kong, pero kailangan gumaling ka muna. Tama ba? Opo. Oo. At saka, humanap ng? Giraffe. Ano ba ito nangyayari? Wala ka na mensahe sa kanya? Wala na po. Wala na? Wala na po. Oo. Wala na, sure ka? Po. Wala ka nang gusto sabihin sa kanya? Wala na po. Baka-aminin mo na naman kami. Naalala ko yun. Anyways, Ana, kung nakikinig ka, magpagaling ka, ha? Tsaka huwag kagaano mag-iisip, di ba? Huwag niyong pangunahan yung findings ng doktor. Minsan ganyan tayo bilang tao, di ba? We always prepare for the worst, no? Parang gano'n, di ba? Parang, kasi dahil nabanggit ng doktor na may risk of having acquiring cancer, feeling natin, may cancer na. Wala namang cancer. Sinabi lang, pwede. Tama? Opo. Baka mauwi sa cancer. Hindi sinabing may cancer. So, huwag tayo magpanik, no? Alamin muna natin. Kailan ba siya magpapabiopsi ulit? Ay, naka-schedule pa lang po siya. Wala pa pong final schedule. Wala pa. O sige, tawagan mo ako, ha? Pagka after niyang anong findings, tapos kung ano mangyari, tawagan mo ako para ma-schedule ko yung... Giraffe. Yung giraffe. Saka naman po, hindi na kayo mag-amot. Baka mapalitan ng pang-giraffe. Joke lang. Anyways, get well kay Ana. Ha? Mag-ingat palagi, Apo. Ana. Ana, kung nakikinig kayo, kumusta mo ako sa mga Pilipino at Pilipina dyan sa Hong Kong. Ang dami kong dyan. Alam mo, sobrang malapit sa puso kang Hong Kong. Kasi nung huli ako nagpunta dyan,
ano tawag to, inhatid pa ako ng mga kababayan natin sa airport. Tumambay kami doon, nag-iiyakan sila pag-alis ko. Kasi alam mo, marami sa mga kababayan natin sa Hong Kong, 12 years na nandyan, 15 years na hindi umuwi ng Pilipinas. Kasi walang ipon. No? Next year na ako mag-iipon, next year na. Hanggang sa buong buhay nila, nandyan sila sa Hong Kong. No? Kaya ang lagi ko sinasabi, kung OFW ka, nakikinig ka sa akin, 30 to 40% ng kita mo, itatabi mo pa ang sarili mo. Regardless, that's yours. Kasi ikaw naghanap buhay niyan. 30 to 40%. Kumain ka na masarap na gusto mo within that amount of money, kung kasi karamihan ng OFW may binubuhay sa Pilipinas, di ba? Within that 30 to 40%, itabi mo yan para sarili mo, sa'yo yan. Kung gusto mo bumili ng mamahaling cellphone, ipunin mo sa 30 to 40% mo, sa'yo yan. Gumili ka ng gagbag, damit, bagay na gusto mo, isuot mo yung gusto mo, feel good about yourself. Alright? Oh, tapos magpunta siya ng Ocean Park. Nakapunta na ba siya ng Ocean Park? Si Ana? Opo. May giraffe doon. Meron nga. Meron. Bahala ka. Batiin natin mga giraffe. Wala pa nga kantang ginagawa para sa mga giraffe eh. Diba? May mga kantang ano, may mga kantang ginawa para sa mga ibon. Skyline Pigeon Fly. Turn me loose. From your hand, diba? Skyline Pigeon Fly, oh, diba? Ano ba mga ano, kantang panghayop? Who let the dogs out? Roar, 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 roar. Oh, aso. Meron din pang fox. What does the fox say? Ting, 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 ting. Paro-paro din po, meron na. Diba, paro-paro, G, diba? Meron, diba? Hindi ko nga nagigits ano kahulugan ng kantang yan, eh. Paro-paro, G. Totoo, hindi ko alam ano significance ng kanta, pero sinayaw ng lahat. Meron paro-paro. Ano ba yung mga, ano, yung mga panghayop na kanta? Eye of the Tiger, diba? Rising up, back in the street, did my time took, diba? Oh. Uy, na, si Gandang Kara nag-comment sa live natin, no? Pogi mo naman, sabi niya, oh, yan. Kara, hanap ka, giraffe. Hanap ka, giraffe. Huwag niyo sabihin sa kanya kung bakit may giraffe para maguluhan siya, ha? Hayaan niyo siya mag-isip kung ano yung giraffe, ha? Nalalaman ko rin kung sinong chuchu pag sinabi niyo sa kanya. Ha? Hanap ka, giraffe, Kara. Anyway, salamat sa pagtawag mo, ha? Salamat po, salamat. Bye-bye na. Bye-bye po. Salamat sa pagtawag. Si RJ ng Cavite, 34 years old. No. Sa ano pa daw, baby shark, tuturu, shark, meron na rin shark, di ba? Oh. Baby shark, tuturu, 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 parang hindi ganun tono nun. Pero at least na umpisahan ko na maayos. Ano ba?